this flare tending thing. It would have been amazing. Pero sa hirap ng ginawa nyo, I have to commend you kasi mahirap yung ginawa nyo. Konting practice na lang. Thank you po. Thank you very much, Direk Odi. Fernandez Flair Mascot, you may now relax. Thank you very much. Dahil sa masamang bisyo ay nadiskaril ang buhay ng ating susunod na talentado, kaya't pilit niyang itinutuwid ngayon ang kanyang landas. Makinig tayo sa kanyang kwento. Bali po, nakapasok po ako sa library sa isang university. Dumating po ang oras na nalunong po ako sa masamang bisyo at lahat po na kinikita sa trabaho ay doon po napupunta sa masamang bisyo. Dahil po doon sa bisyo ko po yun, itatanggal po ako sa trabaho. Pinagamot po ako ng kuya ko nakakulong. Nang hinayang po ako dahil po mahabang taon po yung pinagsisisihan ko. Gusto ko pong simulan ko po yung aking panibagong buhay at kumita lang po sa mabuting paraan. Rolling on with the times, please welcome Onesimo Continente, or simply, One. Ano ba? Kaya ng 10-year-old son ko yun? Kaya niya yun, pero mas magaling si kuya kasi siya 35 na siya. Tapos parang hirap niya talaga. Ang concentration talaga parang hirap-hirap, pero paikot-ikot lang siya. Akala ko may gagawin eh. Alam mo, kaya ko yun. Ulitin na rin ako gagawa. Mas magaling. Okay, mas okay nga ni si Lorene siya kasi Venice dyan, no? Ang galing ko dyan. No, bata ko yun na dahil lang bata ko pinipingot ng tatay ko. Actually, gusto ko nga siyang pagbigyan dahil sabi niya nagbabagong buhay na siya, pero parang hello naman. Eh, naghihiyawan na to mga to. Kayo may kasalanan. Ayan. One, alam mo, dito sa talentadong Pinoy, kakampi ako ng mga talentado at gusto kitang depensahan. Pero pare, ano yun? Siguro po, ganun po kasi ang pasagat sa ganitong contest. Siguro po, praxis lang sa susunod. Okay, Une. Alam mo, ang maganda dyan, andito si Tuesday para may gusto siyang patunayan. Tol, huwag ka lang titira ng ganun bago mag-contest, tol. Kasi matalo tayo niyan, tol. Ako ba, sasaluhin kita, baka sakaling makubis si Jura. Ako na yung rollerblades. Okay, pahiram daw, Une, ng rollerblades, ha? Palakpakan natin Tuesday Vargas. Woo! Ayun, no? Okay, One. One, kahit di ka lumusot sa kortina, may good news ako sa'yo. Uuwi ka pa rin na may dalang 5,000 pesos. Kaya walang umuuwing luhaan dito sa Talentadong Pinoy. Thank you very much. Jose Vargas, thank you very much. Ating susunod na talentadong taga General Santos ay nagtatrabaho sa Hong Kong Disneyland noong 2005. Magandang oportunidad ito at kita para sa kanya. Pero bakit siya umuwi ng Pilipinas? Alamin natin ang kanyang storya. 2005 po, tinigil ko yung pag-aaral ko. Audition ako for Disneyland. Tapos buti naman natanggap ako. So simula po 2005, sa Disneyland po natatrabaho. Doon ko po nakilala yung mga Hawaiano kong kaibigan. Then nagpaturo po ako sa kanila ng Fire Knife Dancing. Maganda yung mga benefits, maganda yung company. So wala naman po problema pagdating sa trabaho. Yung nga lang po, minsan lang kami nakakadalo sa Pilipinas para po magbakasyon. So yun po yung kalaban ng mga OFW po, malayo sa pamilya. Showing the fun of playing with fire, here's Andrew Dino, a.k.a. Helios. Thank you.
Okay, Helios, maaari mo nang patayin ang iyong apoy. Here's your mic. Richard, kamusta para sa iyo yun? Helios, alam mo, years back, pareho tayo. Magaling maglaro ng apoy. Years back? Years para back, ha? Years back. Eh, matinuna ako ngayon. Sige nang. Oo. Kaya huwag mo masyado dinidikitan. Ay, naapektuhan ka sa akin. Helios, I like the way you perform. Tonight, para sa akin, ikaw yung pinakamagaling. Nakikita ko na ensayado ka sa ginagawa mo, maganda yung skill mo sa paglaro ng apoy. And I want to say na keep it up. Marami kang mapupuntahan, malayong abutin mo. Thank you very much, Richard. Tuesday. Ryan, may tanong lang ako. Pwede ba ulitin yung bridal shower pag kahit kinasal na? Parang gusto kong burayin yung lahat ng mga alaalang tinanim ng mga kaibigan ko at eto na lang yung maalala ko. Parang, alam mo, grabe ka. Shoo! Malaya kinakargaan talaga ako na direct ng music, ha? Maro, alam mo, kuya, yun ang dating mo talaga sa akin. Although it was a really masculine number, may certain finesse the way you handled the fire. Kasi nung time na hindi siya sumisindi, hindi ka nagpanic. Talagang you took your time, kailangan tumasindihan, tapos you proceeded with your act. Kumbaga, it showed us that you are really a professional fire dancer. And aside from that, meron kang yung, wow! Magano-gano ka, parang nakakatribo lang yung dating. Parang gusto kong maging ano, prinsesa na nakaupo sa mga dahon-dahunan. Tapos sinasayawan mo ako lang ganyan. Ilan pa sa mga alipin? Mag-alay ng mga birhen. Asa mga ginto? Lusawin ang ginto. Buhos na siya ng ginto. Parang gano'n yung gusto kong mangyari. Pero yun ang dating mo sa akin, na-ignite ang imagination ko. Malamang ikaw ang laman ng mga panaginip ko. Sorry, Koy. Kahit asawa kita, sorry. Woo! Nag-apoy ang damdamin ni Tuesday Vargas. What about you, Rupa? Did Helios light your fire? Well, hindi lang katawan ang meron ka. May talent ka rin. You remind me of Conan the Barbarian. At feeling ko ngayong gabi, now I can truly say that we do have a competition. Pole dancer versus fire dancer. Thank you, Paul. Thank you so much. Mahusay! Thank you very much, Rupa. Dracody, how was that for you? Gaano ka katagal nagtrabaho sa Disneyland, Kamo? Simula po 2005. 2005. Ang tagal-tagal na kasi. Yan ang naidudulot ng pagtrabaho sa isang napakagandang company like Disney. Natututo ka ng showmanship eh. Kasi marami tayong may skills tayo lahat dito eh. Ang kulang lang sa mga baguhan, wala yung showmanship. Which I'm sure you learned in Disney. By the way, gusto kong purihin ang lahat ng mga Pilipino na nandun sa Disneyland. Maraming Pilipino nag-perform sa Hong Kong Disney. Pati Universal Studios sa Singapore. Good job, and you're right. Sino ka?